Sa studio si NTF at Deputy Chief Implementer at Testing Czar, Secretary Vince Dison. Good morning po, Secretary, at welcome back po sa Laging Handa. At maraming salamat din po sa pagbisita niyo sa PTV office. Maraming salamat, Yusek Rocky. Magandang umaga po. Opo. Secretary, nitong Miyerkules nga lang po ay ma-achieve na natin yung highest COVID jobs in a day. Ano po ang implication nito sa ating vaccination rollout? Are we expecting na magtutuloy-tuloy na po ito o mas mahigitan pa o mahihigitan pa sa mga susunod na araw? Yusek Rocky, tama yung sinabi mo. Actually, kahapon, Thursday, pangalawang araw natin ng straight na umabot ng 350,000 mahigit ng ating vaccinations in one day. So sa loob lamang ng dalawang araw, nakahalos 700,000 tayong nabakunahan. Ito na ang pinakamataas nating nagawa sa loob nitong magkasunod na dalawang araw. And nakikita natin na dahil sa trabahong ginagawa ng ating pamahalaan, lalong-lalo na ng ating vaccine czar na si Secretary Charlie Galvez, padami na ng padami ang mga bakunang dumarating. Kahapon lamang may 2 milyong Sinovac na dumating at sa mga susunod na araw at sa susunod na linggo, mayroon pang padating na iba pang bakuna. Sa linggo, darating na ang unang-unang shipment natin ng bakunang Moderna. Ito ay bakunang galing sa Amerika at ito'y ibabahagi natin pati sa private sector, no? Napakalaking tulong ng private sector sa atin, lalo na ang ICTSI. At dahil sa efforts ng gobyerno at ng private sector, dumadami ang mga bakuna. Kaya tuloy-tuloy nating makikita pa ang pagtaas ng pagbabakuna natin araw-araw. Opo. Secretary, ilang mga LGUs nga po yung naunang umaalma na di umano'y dinabigyan o mabigyan ng sapat na bakuna ang lugar na hindi kasama sa NCR Plus 8. Kahapon nga po nabanggit nyo na pati ni Secretary Duque ang plus 10 area. So ano po itong mga bagong lugar na padadala natin ng bakuna? At may mga high-risk areas po ba kayong namomonitor o kailangan pa idagdag? Unang-una, no, ang pag-allocate natin ng bakuna ay talagang depende sa dami ng bakunang nasa atin. At kailangan natin sa tulong ng ating mga eksperto talagang mag-prioritize ng mga area. Kagaya ng sinabi ni Secretary Galvez, sa strategiya natin, ang kailangan mga unahin talaga natin, ang unang-una yung mga area na highly urbanized dahil ito ang pinakamataas ang posibilidad na magkaroon ng surges at infection. At ikalawa, ito din ang mga area sa bansa na malaki ang kontribusyon sa ating ekonomiya. Pero dahil po nga dumadami na ang bakuna, nag-announce na po si Secretary Galvez na tayo ay magdadagdag ng 10 mga bagong syudad. Kasama na dyan ang Iloilo, ang Bacolod, ang Zamboanga, ang Cagayan de Oro, ang Baguio City, ang Naga City, ang Legazpi City, ang Ormoc, ang Tacloban, at iba pang mga lugar. No? Habang dumarating ang bakuna, Yusek Rocky, tuloy-tuloy nating dadagdagan ang mga priority areas nga natin. Pero ang importanteng maintindihan din natin na hindi naman ibig sabihin na yung priority areas lang ang papadala natin ng bakuna. No, lahat ng mga area sa buong bansa ay pipilitin nating mabigyan ng bakuna dahil ito ang gusto ng ating mahal na Pangulo. Pero syempre lahat ito ay nakadepende sa dami ng bakunang darating. Pero ang maganda, dumadami na at kampante tayo na sa susunod na linggo magre-reach tayo ng napaka-importanting milestone na aabot na tayo ng 10 milyon. Ito po ang naging target natin bago matapos ang buwan ng Hunyo at kampante tayo na bago matapos ang June, aabot na tayo ng mahigit 10 milyon. Opo. Secretary, meron lang gustong ipaabot na tanong si Melo Acuña. Ano po? Dito daw po, meron daw pong report na nakarating sa kanya na dito sa Zamboanga region, mataas daw po yung vaccine hesitancy. Ang mangyayari, parang may pangamba na baka daw po masayang yung mga ipapadalang bakuna. Ano po ang gagawin aksyon ng pamahalaan dito? Alam mo, napaka-epektibo ng rollout ng ating mga local government units. Kaya nagpapasalamat tayo sa lahat ng ating mga mayor at sa lahat ng ating mga city health officials, provincial health officials, governors. Dahil despite yung mataas na vaccine hesitancy sa ibang lugar, maganda pa rin ang rollout. Pero
nakakasiguro tayo na sa tulong ng ating mga local chief executive, walang masasayang na bakuna. Kaya nga, in-open up na natin yan. Pwede na magbakuna ng ating mga workers. Pwede na rin magbakuna ng ating mga indigent population. Pati na rin ang ating mga OFWs. Opo.